Malaking part ng buhay natin ang ating mga tatay, especially pag nakasama nyo silang lumaki, nakabanding nyo pa sila ng mas matagal. Malaking epekto sa buhay natin yung pagkakaroon ng tatay na tumutulong sa ating mga nanay na magbigay sa atin ng disiplina, same time taga-suporta sa atin at tagabay sa atin sa araw-araw. Ako nga pala si Gary, isang aspiring motivational speaker para sa mga tatay. Let's start! Marahil ang iba ay hindi napapansin yung sakripisyong binibigay sa inyo ng tatay niyo. Pero sa totoo lang, katulad ng pagmamahal sa inyo ng nanay niyo, ganun din yung pagmamahal na ibinibigay sa inyo ng tatay niyo. Pantay-pantay at walang pag-iimbot. Ako personally, nakasama ko yung tatay ko sa maraming event ng buhay ko. At nakasama na rin ako sa mga trabaho niya. At nakita at na-experience ko yung hirap na tinitiis niya para sa amin. Para maitaguyod yung pamilya namin. Para masuportahan kami sa mga pangangailangan na naalala ko pa ngayon pa ay sa akin ng dati ng tatay ko. Na tumatak talaga sa isipan ko until now. Sabi niya, huwag mo intindihin yung sinasabi sa'yo ng ibang tao. Basta tama yung ginagawa mo, si God na ang bahala sa'yo. Sa panahon kasi ngayon, mga kabataan, masyado nang sensitibo sa mga bagay-bagay. Lalong-lalo na yung emosyon nila, masyadong sensitibo. At masyado nilang binibigyan ng importansya yung mga sasabihin ng ibang tao para sa akin. Kaya napakaswerte ko bilang isang individual, nagkaroon ako ng isang tatay na lagi nagpapayo sa akin, nagpapaalala, na masyadong intindihin yung mga comments ng iba. Intindihin mo yung tama na ginagawa. Isa pang payo sa akin ng tatay ko, naalala ko eh. Actually, gasgas na to, pero hindi lahat nakakaintindin. Ang payo niya is, kapag may tiyaga, may nilaga. Alam niyo kasi hindi kasi may iwasang sumuko tayo sa mga bagay-bagay na hindi na tayo komportable yung gawin. Mas madali nga na sabihin ayoko na kapag nasasaktan ka na at nahihirapan. O kapag dumating na yung mga problema na nahihirapan ka nang hanapin yung solusyon. One thing na natutunan ko about pain, kapag hindi mo naranasang masaktan, mahirapan, umadapa, o mawalan ng pag-asa sa buhay, ay hindi mo maaabot yung tuktok ng tao. Kaya the more painful it is for you, the more knowledge you'll gain. Para sa susunod, alam mo na yung paano mo i-handle yung mga ganyang sitwasyon. Dahil natuto ko na sa una, at hindi mo na siguro hahayaan na maulit pa yun sa pangalawa. Sarap, no? Sarap ng merong kang tatay. Iba rin kasi pag merong kang tatay na nagpapamulat sa'yo ng realidad about sa mga bagay-bagay na na-experience na nila, na sinishare na lang nila sa'yo. Ngayon, tatay na rin ako. Panahon ko na siguro para ipasa yung knowledge na natutunan ko, experience na naranasan mula sa tatay ko sa buhay na napagdaanan ko. At hindi lang yung experience at knowledge na natutunan ko, pati yung pananampalataya. At sarap ng pakiramdam na naranasan ko kasama yung tatay. Kaya tay, nanonood ka man, gustong-gusto ko pong magpasalamat sa napakaraming bagay na natutunan ko mula sa inyo. Di man po perpekto yung buhay natin, pinilit nyo po kami itaguyod, pinilit nyo po kami mapalaki ng may pananalig at pananampalataya sa Diyos. Kaya tay, kahit milya-milya yung layo natin sa isa't isa, habang buhay ko po dadalhin yung mga payo nyo sa akin at yung mga aral na natutunan ko po mula sa inyo. At katulad din po ninyo, sana po ang ganap na tatay, papalakihin ko rin po ang mga apo nyo ng katulad ng pagpapalaki nyo sa akin. Kaya tay, maraming salamat po. Mabuhay po kayo ng mas matagal. Sa mga tatay po na nanonood sa channel ko, mabuhay kayo mga boss. Advance Happy Father's Day. Happy Father's Day kung Father's Day mo siya pinapanood, o belated Happy Father's Day kung sakaling late nyo na siya mapapanood. Kaya tayo mga tatay, oras na para i-share natin yung knowledge natin, yung mga na-experience natin kung batang 90s ka, sarap ng buhay ng batang 90s. Alam naman natin sa panahon ngayon na hindi na na-experience ng mga bata yung mga ganyang pakiramdam at mga karanasan. Mamulat din natin ng tama kung paano tayo namulat dati ng mga panahon natin, mga kabataan. I-share natin yung thought at experience para naman pag sila na yung nasa sitwasyon natin, ganun din yung magagawa nila sa susunod pa mga generation. Kaya, uli, Happy
Mother's Day. God bless. Peace.